lang, basic lang. Basic talaga. Primal Mobile Legends yung pinipili ngayon ng dalawang teams na to. Kaya, pwede nyo i-assume guys naman na hindi pa naman syempre matatapos yung series. Basically, it's Game 3. We have a sure Game 4, di ba? Talagang ano lang, parang transition game to. Buti nga may break tayo eh. Buti nga na may reset tayo eh. Di ba? Ito. Actually, ano to? Kung nunod ka ng anime, filler episode. Filler episode. filler episode to. No, I'm kidding aside. Pero ako nag-status na ako eh. Nag-status na ako, pre. Filler. Sabi ko, advance yun na sa Game 5. Filler episode. Alam, well, sa saan ka naman ng ano yun, Naruto talaga, ang daming filler eh. Pero, ayun ha, pag nanalo ko naman dito, match point ka. Yeah. Diba? Ang interesting ng interesting ng ginagawa ng Onyx dito, ha, alam nila na kaya ng Selena kunin yung Serpent with the Carry. Instantly to Wanderer dito si Dlar, no? So dalawang objective kagad ang kinalamangan dito ng Onyx na which is ganyan pa lang kinukuha ni KLBJ. Pwede nilang unahan to, pwede nilang i-contest to. Ayun na. Kuha ni Rapple siya naman. Na secure niya. Ay, hindi. Anime. Ay, hindi. Sumusunod. Rapesha. Medyo mabagal kasi yung animation sa spectate natin ng Little Wanderer. Pero there is that. Nice denial there by Rafflesia. Small things on the start of the game. Sige, ako magbe-breakdown ngayon dito, no? If there is something fancy on this draft, it is of the side lane, no? Na Kaja. Pero, side lane. Galawang side lane on that Kaja eh. Pero, hindi naman dito. Ang solution ng Onyx Page on that part is, yes, may mahuhuli yung Kaja. May threat ng panghuhuli yung Kaja. Pero ang play yata ng Onyx ngayon dito, we will establish pressure, no? Yeah. Pressure in terms of lane, shove, done by the Uranus, and on Jay here, of the Arrows of the Selena. Ano to, grabe, I think Onyx, nag-agree ako kay Wolf dito eh. Parang isang core lang kasi meron ng Sunsparks. Yung Kaja, tsaka yung, Kimi, no? Kimi lang yung pinaka-main core nila. Kasi yung Kiluwash, si Kiluwash as the X-Ball, yes, may damage ka, may burst ka, no? Pero hindi ka talaga yung laging online na core, no? Yung line ng Sunsparks dito, passive-aggressive. Kasi yes, meron din silang Valir na si Krieg, may damage. Yes, if you rage. Pero kung in terms of diktahan ng laban, parang Onyx eh, kasi pana. Ejector. No, may ganun eh. Kagaya niyan, sila kaka-ejector. Ayun nga, kung di gumana yung pana, ejector gagamitin mo. Pero let's see here. Mas bayan pa yung crowd control na nagaling mula Sunsparks on the Divine Judgment for JP. And also, I want to pinpoint kanina, nag-group up yung Onyx dun sa taas. No, actually, nanggaling sila sa baba. Plinano nila pagsahan si Kiluwash. So, sa ngayon guys, on the early 2:30 seconds ng ating laro, we have Onyx PH plants foiling against them. Baka man deny pa sa kanila si Arbok. Ayun na nga, naagaw. Na-deny si Arbok. Hindi na naging, bago pa maging wala pa lang evolution. Pero actually, Peshin, going back doon sa top lane, I think Onyx PH, kailangan din talaga nila mag-realize sa arrow dito before they will totally go in. Nakita natin, yes, nakapag-ejector, pero naka-form ng bouncing ball si Rafflesia doon. That's why nagkaroon ng miscom on the side of Onyx. Are we really going to kill or not? To the point na nakunahan sila. Oh my glove! Yun lang kung ano yung kinasablayan ng araw sa simula ng laro natin. Ganun naman kasolid yung timing ng araw. Pinanglasit yung araw to. Here's the funny part about the Selena araw. Makapal talaga yung damage nung initial break. Yeah, nung initial hit niyan. Pero using to lasit turtle na pinapaligiran ng tatlong hero. Wow. Elix. Parang wala. Parang hindi naman. Sana ganun ka, no? Sana kaya mo rin. Kuding aside. Medyo safe ang laruan ng dalawang teams natin dito. I think alam din kasi ng Sunsparks na hindi sila laging up eh. Diba? They're waiting for the Divine Judgment. Kailangan may naka-ulti si Greed. I think it's time for Onyx to move right now. As in, nakuha nila yung Turtle. Meron silang extra shield with the Selena. Pwede silang pumasok dito sa top lane. I think matahan na nila si Kiluwash. Pero, nagsiset. Ayan na. Nagsiset sila. Sabi lang natin. Ayun lang. Napaburn nila si Insanity. Ganun lang eh. Ang ganda ng call nun. Alam mo yun? How to play along with your teammates, pinaka-burn kay Iacno yung last insanity, either offensive man yan or defensive na last insanity, as long as kumagat na si Kiluwash dun sa bait ni Iacno, pwede na. Ngayon, ang plano ng mga taga-Sunsparks dito, syempre, pag nakikill nga po yung offlane, ititrade talaga yun sa Torre, no? At na Torre, not the bottom lane, but actually of the mid lane, Dilar was here, sealing torrent na bayan na bayan, tapos may pang nanakap na gawin si Rafflesia dito, flicker out, nakatakas yung bola! Grabe yung tulak ni Baloy!
tinulak ni Baloy yung ano, yung apat dun sa Great Wall of Fire. Tapos akala ni Raplesia, pwede yung wall na yon sa kanyang ulti. Pero bawal, kung pwede lang, patay sana lahat ng Onyx. Medyo na delikado, grabe. Yun yung ano eh, yun yung kinagandahan dito sa Sunsparks eh. Makikita kasi nila saan manggagaling yung Onyx because of the arrow, lalo na kung iisang linya na ganun. So I think for Onyx, hanap sila ng mga iba't ibang entry points kasi again, yung crowd control ng counter disengage nasa side ng Sunsparks. Natawa ako dun sa pwede mo gamitin yung Tyrant's Revenge si Ringtone. Pag pwede yun, sobrang OP. Oy, kasi sabi, di ba yung description nung ano, Tyrant's Revenge, oh, pag tumama sa wall, may extra stun. Eh, Wall of Fire yun. Wall eh. Well, let's see here. Ang bottom line doon, sulit na sulit yung AoE nun. Sulit na sulit din yung crowd control na nanggaling kay Raplish siya kanina. And that actually stops na naman the tempo mula dito sa Onyx PH. But of course, across the map, we have here another mission completed on the Selena sa kamay ni Jay that was of JP's lane. Let's see here onto Iyaknu. Mga may lead na rin siyang nakukuha at tulak against kay Kiluwash na nagagawa. Grabe yung dalawang team natin dito, Kuya Shinbu. Sobrang patient nung dalawang team, no? Alam nila na hindi sila laging maximum uptime. Actually, mas I think mas ano to eh, mas lamang ang Onyx dito in terms of being up lagi. Kasi nga, yung arrow anytime nandyan eh. Hindi yan ultimate, di ba? Mm-hmm. Yung diba judgment, kailangan mo talagang makuha yung right target at the right time. Ngayon, pipiliin mo kung sino. And ang pwede nyo lang mapili sa Onyx ay una si Jay, yung Selena, pangalawa si Wise. Kasi kapag, ayan na naman yung pana. Kasi again, pero yung tulak po yun. Yeah, they need to mabout sa totoo lang. Actually, may ultimate kasi available naman para dun sa Valley. Pero yung round 2 ng pana, pag tumama, yun, mahapdi na. O may Venus actually flickeringin dun sa Cyclone Eye. Pero wala lang yung Cyclone Eye. Ginamit na dun ni Jay. And I think they should be falling out. Ang problema, ang daming na burn na spells dito. Dilar's taking some attention. Pero I don't know if there's enough bullets here mula sa side ng Sunsparks para iba to sa isang Uranus. So, yeah. I'm starting to get a feeling ha. Ako ang mag-easy predict. Ayan. Ako ang magpo-production ngayon. Ano there production is, mo? There is a freedom for Onyx actually to drag out this game na naman. Yeah, just because of the pressure ng Uranus. Ito, Atol, alam mo yung laban nila ng SGD? Ano? Baka may mga instances na mananalo Sunsparks dito pero yung lanes nakashove. Yun lang, Tol. Yun kaya lang. Kung gaano kaganda yung pastok ng baro ng Selena, mamaya explicar natin yan, mga kaibigan. Kasi si Raplesia sumagot naman. There is Garbina kahit back mula kay KLDJ. On to Jay! Sakit! Oh! Arrow is... Ni-rocket! Ni-rocket! Ladito kay Kimi. I just want to pinpoint, no, how good that arrow was. Pinadaan sa wall, Tol. Oh, pinadaan sa wall. Oh, that was the maximum wall mula doon sa Turtle Arc na 'yon, no? Na pinakita ni Jay. Kaya parang ano, no, hindi kaagad na bantayan. Yeah, pero Kuya Shinbu, kung iisipin natin pangatlong arrow na 'yon, actually 'yun yung pangatlong attempt. Yes, tumama yung arrow, yung sa attempts nang tumama yung arrow, laging nandun si Grid. Grid, sobrang clutch ng mga searing torrents niya dito sa mga tulak. Hindi makapa pasok si Venus, hindi makapasok si Jay, 'di ba? Gusto sana nilang umatake, gusto nilang ma-burst, and ito yung reason kung bakit sinabi rin ng panel kanina na masyadong maraming counter go. Kasi kahit wala yung turret, kahit wala yung searing turret, may Kufra ka pa, yeah. 'Di ba? Yung Kufra meron ding tulak yan eh, may ano din yan eh, may counter disengage mechanic kahit walang wall. So, I think Onyx PH dito, napipressure sila manap ng fights, yeah. Kasi yung mga force nila to get the burst, kailangan lumapit. Parang mali yung ginawa ni Kiluwas dito. Buti na lang nakataka siya. He was forced to use the flicker. Maybe to get the attention rate ng Sunsparks. Ang ganda ng pwesto ng ano din eh, ng Sunsparks eh. Okay. Para mapigilan lang yung abante doon sa may top lane side. Madelay ng konti yung Onyx PH on trading turrets kasi may attempt ang Sunsparks na bumasag ng inhibitor turret. Naku, yung sinasabi kong delay, baka hindi na. May minions na naman dito sa may pinababa. I think that should be it. Ang bilis nuclear, ladies and gentlemen, still, that's the headline. 9 minutes into the game, inhibitor turret was taken in by Sunsparks. Low scoring game, pero again, this is a Kimi composition para sa Sunsparks. That's why mabilis lang talaga yung push na pwede nilang magawa. Muntikan pa nga si Jay, nag-miss pa yung rocket. But now, KLBJ, the king, standing at 8,000 gold. Shinbu, pangatlo na kagad yung item niya. Ice Queen 1 to the Holy Crystal to the Glowing 1. Init at lamig, pasmado ka dito sa game na to. Kahit extra high Uranus ka pa, magbo-burn at magbo-burn ka dyan. Oo nga, no?
Iligtas ka sa COVID, no? Pero ano, nagka-pulmonya ka naman. Eh, oo. Pero, yung tinesting ka, eh, no? Kung saan-saan ka na positive, eh, no? Oo, pero iba yung positive. Mga kaibigan, tingnan natin positive na nalumabas dito mga taga Onyx PH. But of course, upon the arrival of KLDJ, they have to fall back. You have to remember as well that the bottom lane has been shoved pa rin naman dito against Sunsparks, and that gives freedom for them to start out to the Lord. Pero lumabas dito ngayon si Oh My V sa may pinakaharapan. Si Dilar, medyo na awkward yung pasok niya ginawa dyan. Pero still, that's gonna be the value. You're saying goodbye mula sa kahit back na ginawa dito at patay. Na ang mga, ang isang support dito actually la, rather mula sa Sunsparks, that was well done on Wise, no? And one area. Sorry, I just want to pinpoint pala kanina, I retract yung ginawa ni Luwas sa gitna. Naakala ko mali kasi ang ganda rin ng pasok ng Sunsparks, pero yung delay na yon sa Onyx, no, nakunin yung inner turret sa top, that was really crucial. Kahit konting delay lang yon, hindi natansya ng Onyx, tol. Na pwede na palang ganung kabilis yung turret take ng Sunsparks. And I think doon makikita dito yung yung teamwork talaga. Minsan sa call yan, eh, no? O, pasukin ko yung apat, ha? Push nyo. May mga ganun talagang call, eh. Oo. Pero I think tama yung decision din ng Onyx dito kanina na nag-back na. Kasi ang hirap na hirapan sila mag-clash, tol. Kung makikita to sa mga replay mamaya, gustong-gusto nila pumasok. Pero wala silang mahuli. Tinutulak lang sila nung dalawa. Hindi lang dalawa, na pati si Kiluwash may threat potential din because of the last insanity. Pati yung stake, yung mga fire sticks, sobrang nakaka-apekto sa gustong pagpasok ng Onyx. Kanina, nakita natin, di ba, nung after bago sila mag-lord right now, nung 1-1 yung pitas, ang napita sa Sunsparks kanina, si Grid. No? Yeah. So alam ng Sunsparks, wala si Grid, wala tayong extra tulak, back tayo. Grabe, ibang klaseng laban to, men. Totoo, tol. Ang taas ng displacement, ang daming opportunity to displace mula sa Sunsparks. Kapit tumulak, yun ang Sunsparks ngayon. Kapit mula dun sa fire stakes, tapos tulak naman mula doon sa ceiling torrent, ladies and gentlemen. And now, eto na, tulak din. Abate dito sa may pinakabandang taas, eh, andali na lang yan. KLDJ na nakadikit dito sa may mismo torrent. See how he positions himself into the forward side ng torrent. Just so ready siya kaagad na lumaban. Ito na ang oportunidad ng Onyx para lumaban din. Pero kontrata si Kiluwash dito. Masyado matapak si Kiluwash doon. Pero ang kulang ng backup kay Dillard. Here has an immortality. I think the arrow will be missing its mark. Meron pang red buff dito or orange buff na biglang pangharang. Oh, my Venus is still alive para makahumble dyan. Still a killing spree on Tokiel BJ. And just like, look at that, ha? On this pressure, tingnan nyo ang inyong mata. Baka buman lang kayo dahil dito sa may bandang baba nakakuha ng tulak ang ating Lord. Pwede kang tumulak sa laro, wag lang sa totoong buhay. Parik Shinbu, hindi makaentrada si Nadlar, si Iyakno, si Oh My Venus. Sabi ni Oh My Venus, tinutulak ako sa harap. Why not itry ko sa likod? Naku, hinila pa. Tulak at hila. Napunta siya sa gitna. Grabe. Sunsparks dito, hindi sila malapitan. Tropang gising, tol, pag ganyang klaseng tulak na. Tropang gising. Trumbis. Hi, bigan! Isa na lamang ang natitirang base dito, at natitirang inhibitor turret dito ng Onyx PH. Pag yan nakatukpa, mahirap na ang kanilang sitwasyon. And I do feel, no, na napakaganda ng command ng utilization ng Sunsparks dito doon sa 4-1, no? Ang malupit dito dahil nagkakaroon ng trend on the impact of the late game ng isang offlaner. Kaya mas madalas nakakuha siya ng attention. Ang ginawa dito ng Sunsparks, edi yung 4 namin yung papalakasin namin. Kuha kami ng push. Kasi yung mga nasa normal rank games ko, may 4-1 din, eh. Pero yung 1 yung nagpo-push, eh. Oo, totoo. Dapat yung ano, di ba? Yung 1 yung dumadamage. Ito na, ayan, tulak lang yan. Hindi malapit, pero na wild charge, ladies and gentlemen, yung mga rakit. Pero nako, hindi pa rin abo. Pinabala-bala lang ni KLDJ yung mga kalaban niya. Killing spree pa. Yung SP na napatay dito si Grid, pero still lamang pa saan Kailangan nilang huwag magpapatay dito. Kailangan hanggang 2-for-1 lang. Kasi talaga pwede silang matapos sa laro dito. Wala na silang inhibitor turret, mga kaibigan. And all the side lanes are actually pushing in favor of Sunsparks here. Ano yun, dito matama, tinatry talaga nila na maka-set up na lang. Maka-set up pa na ng arrow para kay KLBJ na i-connect na kompleto. Walang immortality, tol. Napapanganib yun ngayon, mga kaibigan. Kasi at best, kahit hindi nila ma-wipe out dito ang Sunsparks, tigil ang tempo. Pumompiang para maidikit sa may wall. Ginawa silang picture frame doon ni Replesha, pero di na malagay yun. That's a 4-4-1 just because na-pick up si KLBJ. Sa wakas, sabi ni sa wakas. Tatamaan niya ng pana sa mukha.
si KLBJ, sa wakas, walang tagatulak. Actually, si Rafflesia nandun, pero yung, kung yung ulti niya cooldown at that time, kung yung ulti niya meron at that time, yung doon sa specific call na yon, out sana. Pero nakita mo naman, pinompyang niya doon nung patay na si KLBJ. At kung, grabe, yun lang yung kailangan iwasan ng Onyx dito eh. After the arrow, kailangan may ma-burst talaga sila. Again, sinabi rin to ng panel natin eh. Kailangan land talaga yung arrow. Nalaland ni Jay, pero wala silang mapatay after it. Kita natin kanina, di ba, nag-ano lang si KLBJ, nag-purify, tapos nag-chemical chemical transformation up lang. Si Venus, talagang shrined niya with the damage. Pero ang hirap to, ang hirap nito sa side ng Onyx. Sunspark sila pa rin ang nagdadala ng tempo, Shinbu. Pero kung yung Onyx makakapitas ng mga ganun-ganun, pwedeng mabalik pa yung laban. Ano kasi, ang hirap eh. Ang kalambutan talaga dito, ha, i-assess na natin yung sitwasyon ngayon ng Onyx. Kasi may Venus hindi ganun ka-effective doon sa Jawhead niya, sa sitwasyon niya, no? Ang baba ng freedom niya. Even the likes of Yakno, tinatap niya mag-hold out, pero ayan, just like that, pickups like that are very possible kasi ang hirap umentrada eh. Normally, dapat Jawhead yung papasok dyan para maggulo, auto-kiluwan, pero alam nila, they have to fall back now. And also, I want to pinpoint, dahil sa pack na yon, hindi makabuel si Wise. Yung DPS, or rather, mas may freedom mag-DPS si KLBJ dito kumpara kay Wise. Yeah. Kasi ano, sorry, ano pa eh, yung si Lina din eh. Kailangan tumama yung arrow eh. Hindi naman yan susugun, hindi tumatama yung arrow. Tumama man, may tulak pang kailangan bantayan. Susugun. Ayun na. Yeah, tama ka ko yung Shinbu. I think napilitan na rin si Wise dito mag-take ng more damage item. He went for the Bloodlust Axe, di ba? Kailangan niya ng extra damage talaga dito kasi hindi sila makapasok eh. So, kung hindi ako makapasok, edi magde-decide na lang ako na nasa likod na lang ako, tira-tira na lang ako, 'di ba? Damage na lang talaga, 'di ba? At ayun, napatay na nila si paring Green Shinbu. Yeah, they need to wipe out on this one kasi alam mo tol, because of the inhibitor turrets gone to the side lanes, pero ang Lord pang kasama, malulugi ang Onyx PH dito, mga kaibigan. They need to get a clear out, pero hindi. Isa lamang kanila makukuha, isa support pa si Green pa, yung arrow hindi tatama. And this is not good. They need to feed that Lord quickly. Alam mo ito ng Sunsparks. Alam to ng Sunsparks. Ewan ko kung na-react yung Sunsparks. Tingnan natin. Actually, ang nire-react nila, Shinbu, pressure na lang ng mid lane. Alam din ng Onyx to. I think I would take that trade if I was Onyx, no? Kasi nakapita sila ng isa, tapos napigilan nila yung Lord pressure na gusto sana gawin ng Sunsparks. So medyo putki pa rin. Look at this. Wise, manning up. Kasi, tol, pag ano, yung Lord na yon lumagpas sa river. Oh, kaya sinerta rin, masyado mapangalan ba ibigyan. Pero look at, oh my Venus, once again, overextending. And of course, overasserting her position again sa harap dito ng Sunsparks. Still, walang Wise sa likod para bumakap sa kanya. And still, the pressure is coming in on the side lanes talaga. Ang hassle, dahil hindi nagre-respond ng inhibitor sa ML. Tama ka, walang walang respond. Walang respond yan, walang respond. Tama yung Shinbu. And grabe, nakita mo naman, no? Kitang-kita mo kung paano tinutunaw ni KLBJC, oh my Venus. Jawhead yan, re. Jawhead yan. And with the help of KLBJ's Divine Glaive. Actually, kahit naka-Athena shield ka, wala eh. Parang yung tick kasi nung burns, diba? Yung tick nung slows, masasalo at masasalo mo. Lagi ka pang merong purple buff, diba? Tapos, hindi pa nakatank emblem itong Onyx. Mga nakasupport emblem to. So, mababurn at mababurn talaga sila sa damage. Pero tol, no? Ang tagal, ha? Ang tagal. Kanina pa tayo nagda-dance around din. Nangyari na yung Lord. Onyx PH is able to survive on this game, no? Ang problema lang, I still see it very dim, no? Para mabawi nila itong laro. But I don't see it then ending anytime soon because so far, Onyx PH has been managing pretty well para sa laro natin. And still, nag-scale pa rin sa late game eh. I do feel na paabot tayo sa puntong nagre-reroll na tayo ng ano dito, ng immortalities. Yeah, tama ka pa rin, Shinbu. And look at Wise. Wala siyang, actually, isa lang yung debt niya. So, ibig sabihin, yung pera niya dito ay hindi masyadong na-block, no? If you're gonna look at it, 1k lang ang kalamangan dito ni KLBJ. And both of these zeros are funneled. Meanwhile, may nahuli dito, ayun na ang sinasabi natin, Divine Judgment to the combo. Oh man, look at that. Classic tactic to against SGD kanina, paring Manjin. May makuha mang isa, they make sure that the lanes are shoved. But this time, kicker dito, side lane inhibitors talaga. Side lane inhibitor turrets are gone right now against Onyx PH. Mas mabagal yung shove nila naturally. At pag nag-scale pa to lalo, mas map dito para sa kanila. Kasi alam natin umahap di lalo yung mga lane minions.
Medyo mahirap to actually. Hirap na hirap ang Onyx PH. They're trying to make a play, trying to flank someone. Pero mukhang na ano na spatan. Spotify, na Spotify. No? 1 month subscription, ha. Bigyan si Luwash. Last sanity to fall back. He does know na wala siyang pwedeng pang-backup doon. Interestingly, Wise has been shying away mula sa mga laban na to. Probably hindi pa niya nakakita yung opportunity talaga. Kung kanina nagtutubiwan siya sa no, ng Breadcrumb Esports, at talagang he's really careful, he's quite far out mula sa mga konting engagements na nangyayari dito onto the river side. I think may have a reset though, even Sunsparks, okay, kaya may reset kasi nga few seconds na rin pala tayo sa Lord. Yeah, alam niya kasi ni Shinbu, alam kasi ni Wise din na hindi niya talaga basta-basta mapapasok. May damage siya pero ang daming catch at isa lang yung purify niya. And ayaw mong i-sacrifice yung purify sa pick-offs, di ba? Mas gusto mo, meron kang uptime na purify kapag nagkaroon ng important clash. Ang dami niyang kailangan kasi iwasan dito. Yung fire stakes, minsan nakakagulo yan kapag carry ka no? Yung pepesto ka na lang, tapos magugulat ka na phantom step pero nahila ka pabalik. Diba yung divine judgment? Suppress na yan eh. So, bawal ka talaga mahuli. So, props para kay Wise dahil buhay pa rin siya dito. Tignan mo to ngayon, Shinbu. They're now dancing with the Lord. Ito na yung Lord dance. Is, nagmumukhang SGD game talaga, tol. Kasi, nagsashy away din kahit ang Sunsparks na pasimulan yung Lord. Kanina, sinubukan ni Kite Back ni Kel BJ, nabawasan man siya, pero ang dali niya lang siya pa rin na-regenerate yun. Look at the position here of Iaknu. Sa bottom lane. Wala is, tabo alam, yan. Alam mo yung parang, subukan niya mag-Lord, tol. Subukan niya mag-Lord. May naka-ano eh, no? May naka-checkpoint. May naka-checkpoint. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Ay, naku. Dami na bird. Iaknu. Pwesto ni Iaknu talaga, tol. Naku. Dami na burn, pero tignan mo yung pwesto 1. Yeah, alam ko, patience from Zoe mula kay Iaknu, tol. Napapaligiran na sila, Kuya Shin. Napapaligiran yung Sunsparks. Sabi niya, teka lang, maraming lespo. Hindi alam ng Sunsparks nasa si Iaknu. Yan ang sure ako. Oo. Naku, si Iaknu, ito yung ano. Si Boy Sneaky. Sneaky sir na, Kuya Shin. Tama yung production natin, tol. Talagang this game will drag out. Oo. Isang maling wrong one mistake lang, tol. Ang dami nun, Shin. So, talaga. Mistakes, ladies and gentlemen. Ganyan, pwede talaga eh. Pwedeng magulong eh. Yan na. Lilikuran niya na. Ay, pero si Mr. 5 Minutes. Wait lang, si Mr. 5 Minutes. Ayan, eto, dito na. Oh, alam na nila pwede lumaban. Wala na si Kiluwas doon. Nakalamang mga kaibigan, kumuha ng talong dito si Iaknu. Pero si Wise Kite back pa rin. Still, kung may araw lang sana tumamadong lang AJ, okay lang. Kaso si Dilar, na kumpleto ang mission. Hindi niya kailangan ng minions doon. And oh my god, Grabe. Tol. Pero hindi pa tapos. Di pa tapos, tol. Nag-abol dito ang side ng Onyx PH. Nandito si na JP. Greed, nandito din. Nag-aabang na pwedeng mahuli. Pero sabi ng Onyx PH, kami na mag-lord. Kami na magsisimula ng gera. Dilar getting a crucial pick off, Shinbu. Wala si Kipuwash. Banda yun si JP, tol. May ultimation yan talaga. Real talk. Oh, may Venus alam niya eh. Bahala na si Batman. Kahit ako pa, yung ma divine judgment, okay lang, wag lang si Wise. Look at Dilar, tol. Oh Dilar, my god, may immortality si Dilar, nakamabout pa. Oh my god, we are now in the game. Kung saan pwede lumaban yung ano, pwede nang umano yung Onyx, kinakaya na nila yung update kanina ng Sunsparks, tol. Ginawa na ni Dilar yung ultimate sacrifice. Nagharakiri na siya. Yung tipong magpapakamatay na sana siya. Kaso yung tadhana, sinabi huwag ka magpakamatay. Tipong magpapasagasa na sana siya. Pero biglang nagpreno yung bus. Grabe. Ginawa niya na lahat para lang makuha nila yung Lord. This is an outstanding play coming in from Dilar. Again, getting a crucial pick. Oh, knowing na kulang yung Sunsparks. So, higera tayo. Oh my God. Grabe to, tol. Alam natin, you can simplify this to a comeback. Pero di ko inakalang possible pala talaga na pwede mong i-delay ng ganun-ganun yun. Kasi pwede na eh, bumraso, di ba? Oh. Pero kinukulang ng talon si Raflicia. Si JP kinukulang ng flicker to the ult. Oh. I think... Magandang leksyon to sa mga viewers natin, tol. Kasi the moment talaga na immortality na, nasa immortality phase na tayo ng game. Ang hirap talaga eh, yung mga Kaja, no, Raflicia, ganun. You have to think twice paano ka papasok eh. Yeah, I think Shinbu, dito lang din papasok yung lineup ngayon ng Sunsparks. Yes, ang dami yung panulak, ang dami yung counter go. Pero yung damage nyo lahat sa kill nila.
Nasa kini lang. Oh, my God. Muntik ka na yun. Tol, nag-aalala talaga ako doon. Of course, that arrow coming in from Jay. Aring Majin. Na-clear. Oh. Lord. Na-clear, Lord. Oh! Nagkaroon ng pasukan dito, ladies and gentlemen. Pero, oh. Okay. Sunspark sila ngayon ang nasa defensive move. 11-11. Oh, 24 minutes. This is just Onyx PH being patient. Getting the late game. Ejector mula kay Ome Venus. Walang tinamaan dito. Germs lang mula kay Yang Po. Pero Ome Venus. Yeah. Pero ngayon, si Yang Po ang inaatake. Pero Ome Venus sa buhay pa rin with the immortality. Pero Onyx, sabi nila, teka lang. Nandito sa mid lane. Si Kuya Dlar. Mr. Pogi. Mr. Pogi is doing it. Kuya Shinpo. Pero tol, bend the knee to the queen. Ang ganda ng flicker in na ginawa doon ni Ome Venus. Hindi dahil para makuha ng kill. Because the mid our artillery minions are ping on the mid lane and also on the top lane. That's the wise play there. Hindi na nga, oh, yeah, tablado yung ano doon, yung talo ni Iyak. Pero guys, hindi na to sa maikruhan. Sa decision making, tol, gumawa ka talaga ng tamang decision sa buhay mo. Oh. It's very rewarding. Kahit mali-mali yung galawan, basta tama pa rin ang direction. Okay lang eh. Choices. Di man na-execute ng Onyx na maayos yung bottom lane, panalo pa rin sila because of the 3-meter push. Choices.com.ph Decisions.com.ph Kuya Shinbu, sabi ng Onyx, kanina pa natin ina-attempt magpumatay, kanina pa natin ina-attempt mag-pick off. Why not? Psychohin lang natin. Go! Yun ang mali. Pero look at that. Sa may pinakalingon naman pumak si Dilar dito. Sobrang hassle na. At makunachi no ipo. At bahate! Itong ating your ears. Let's see here, ladies and gentlemen, na buhos. Lahat ng mga spell dito ng Stan Sparks. And of course, they're taking down Dilar. But still, Wise here and Jay. Ooh. Along with all my leaders, they still want to take this fight. Searing Torrent will do anything on him. Umabante! After niyang paapo yan, saka siya nagpalamig. Winter Trenchant ang kanyang ginamit, mga kaibigan. And of course, my Venus on to the side. Won't commit on that one. It doesn't matter. They were able to at least still establish pressure on Sunspark. You know, the irony of this map? Mid lane inhibitor is on Onyx, side lanes naman on Sunsparks. You know what is the academic part for that one? Kahit sabihin natin dalawang lane ang meron sa Sunsparks tol, ha? Dalawang lane yung ano, may push sila, lamang sa lane minions. I just want to pinpoint na shortest lane ng mid. At ngayon, pumupunta na ang Sunsparks sa mid lane, ladies and gentlemen. This is a crucial push na magmula sa Sunsparks. 2 seconds, ladies and gentlemen, nandiyan na si Kuya Dlar. Buhay na naman, depensa para side ng Onyx dito as Sunsparks backing off. The Lord is now online. Kasi talaga, tol, pag naglalaro ang Mobile Legends, pakuha ka pa lang ng objective, iniisip mo na ano yung susunod mong kukunin. Tingnan mo naman, dito si Iyakno. Lord yung sa kanya, tansyado niya, hindi daw maglo-lord yan. Look at that, he's now going for the sideline kaagad. Nako, alam din, pero ano yan, pero napakagandang decision din yan, paring Shinbu, kasi hindi rin basta-basta maglo-lord itong Sunspark na to. Again, you have the Selena threat, pwede mo mapunish yung arrow, di ba? Pwede mo malast hit yung Lord, and I think Iyakno decided na kailangan, Iyakno and Wise actually decided, shove muna tayo ng isang lane. Then tsaka tayo lumabas. Tol, sa Sunsparks, napapanaginipan nila yon. Walang minions moment. Yun po sila ng minions. Right now, tol, pinapaulanan sila ng minions on all 3 lanes. If they really win this, then they might be deserving to become champions. Let's see here, mga kaibigan. GP also bleeding through. Pinasukan ni Dilar dito. Other side, pumasok si Paring Jay. Kahit away na ginawa ni Wise, pero roughly siya was able to embrace him. Sabay pinagod naman kay Kel VJ. Onto Dilar once more. Pero ayun, si Jay na umu-online na ang ating Selena. And I think si Kel VJ. As a whole unit, they're just staying at the back of roughly siya. Pero ang bilis ni Iyakno talaga mag-design. Ang ginawa niya, kumuha ng shield sa my Lord na. Si Rictorit ulit. Ang ganda na pa si Iyakno dito. Pero oh my, VC nung inigentor dito. Third transition, sino? Si Kuya Green ang unang mawala. Dalawa matitira ngayon, Kel BJ and Raplicia the King. Si Raplicia pinoprotect na kanya, pero yung minions nandoon sa side lane. Tama ay, nako Kuya Shinbu. This is, again, the pressure moment na para sa side ng Onyx PH. Ang hirap ng ganitong sitwasyon na super minions kayo. Kailangan i-clear nyo muna bago kayo lumabas. Again, lumabas. Dahil merong batas, mga kaibigan. At ang batas na yon is to shove your lanes right now. Oh my God. The ultimate test. Para sa team ng Onyx PH, para sa mga fans ng Onyx PH, mga kaibigan, dahil yung base nila,
kahit gano'ng kalamang, kahit gano'ng kasarap ang yung ulam, nilalanggam pa rin yan. Yung base nila, tol nila. Eto na naman. At hindi yun yung langgam, hindi yun yung langgam na itim, hindi yun yung langgam ba? Eh, yun yung langgam. Yun yung langgam gubat. Langgam gubat yun. Yun yung lang... Oo, oh, yun yung ano, yun yung galit. Yun yung ano, yun yung langgam na mala Ant-Man. No, tol. Ang hirap nito. I mean, they can win fights, yes, they can. Sa ganitong sitwasyon, kasi late game na eh, may damage na sila. Nakita mo yung damage na iakto kanina, diba? Natalo na niya yung apat. Pero, ang kailangan lang gawin ng Sun Sparks dito, iwas pusoy eh. Diba? Yeah. Pag alam na lugi sila back, tas let the minions do their thing. Diba? This is like a replay nung game number 4. Nasa ganitong sitwasyon, Nick. Indeed, indeed. Ang hirap kasi talaga, match point eh. Match point to eh, pang match point yung gusto mo dito. Kahit sabihin natin alang to, parang filler arc. Yun nga eh, mahabang filler arc. Oo, filler arc na talaga. Filler, eh, mahaba talaga. Diba? At kapag ikaw nabusog ka sa filler arc, ang ganda ng setup mo sa susunod na canon. Oo. Kasi ano talaga eh, match point ka lang, isang win na lang. Confidence game mo yun, di ba? Oo, kumbaga akala mo tapos na yung probinsyano. Pero ano pa lang pala to? Nag-status sa Instagram, oh. Nag-status si Coco for years. 4 years, tapos niya magsisimula pa lang. Ganitong ganito yun. Pero alam mo, Kuya Shinbu, eto na, iyak mo ha. Ang gaganda ng clutch. Clutch moment na to. No, Esmeralda, no. Lekem. Oh, no. Yeah, that is a sure kill talaga mula kay Esmeralda. Kasi palitan ng spell yun eh. Nung may connect talaga yung Falling Star mo, that is clear. Right now, pwede kong mag-resibo dito ang ano, ang Onyx at least. Pero anong decision? Lord or fight? Ang hirap nito, ladies and gentlemen. Para ngayon sa Sun Sparks, dahil Onyx, alam na nila Shinbu na masakit na sila. Kaya na nila ma-withstand yung mga tulak. Kaya nila ma-withstand yung mga searing torrent. Si KLBJ na lang ang trend na sa kanila ito at lahat napapatay na ni Wise. Oh my god, yeah, roughly Shire, main setup na mawala sa kanila. Tapos yung backline, binibisi nila Dilar kasama din, syempre, ni parang Iyaknu. Pero bawas pa na buhay ni Iyaknu dito. So they were able to group up Sun Sparks. That is, sa mga ginagawa naman dito, kumuha ng push dito sa may pinakagitna. Remember, also the bottom lane, meron pa rin minion wave na pwede silang rotatean. Pero syempre, mapapabayaan yung Lord. So now, they're back in position. Shinbu! Yung Lord, ano yun? This time, nakashock lahat ng minions ng Onyx PH palabas bago sila lumalabas. This time, careful na sila. This time, nakikita na nila yung mapa. Wala na. This is a sure Lord. Never again. Hashtag never again. Ang problema, again, guys, I just want to remind you, Sun Sparks na nga ba Onyx na yan? Onyx na yan? Hindi pa rin, guys, eh. 32 minutes? Tol, ang bilis kayang i-clear rin ng Lord. DKLBJ, that's the thing. Kailangan ulit maulit yung kill kay Kiluwash na ginawa ni Iyaknu doon. Ang napapansin ko kay Iyaknu, aside from mindful na siya buwi sa ano, sa base, magprotect ng base, grabe yung disgusting na taguan. Yeah, taguan lang talaga, taguan. Alam mo si Iyaknu, ano lang yan eh, sneaky lang yan, pero pag nag-TikTok yan, mabangis. Kailangan niya mag-set up ng death brush mo ba? Kailangan na mag-set up ng death brush dito. Pero I'm not so sure about this one. This is a different situation. Hindi sila nag-spread out sa mapa. It's actually moving along with the Lord. They will take a fight here sa may purple buff. And of course, they're going to be taking in the little wanderer. They have Iyaknu onto the bottom lane. But of course, the Lord will be closer onto the mid lane. I think they will let it pass. I think they'll pass lang yata yung Lord. I think Onyx PH, nagiging patient sila dito. Wala nang ano, wala nang haras-haras choices. Wala nang haras-haras choices. They're waiting for Dlar actually. In the top lane, Mr. Pogi dito. Nasa gilid lang. Sabi, teka lang ha, pressure natin lahat ng lanes. Kalma. Oh, bawal tayong pumasok mag-isa. Kasi ilang beses na na-witness eh. Na nag-a-attempt sila. But look at the damage of the arrow combo, Shin. Sana after ng MPL playoffs na to, marami sa ranked games ang matuto ng management ng lane pressure, mga kaibigan. Inside the base, of course, is Dilar. Pero ang problem doon, when you focus on Dilar, kahit sa may mismong base nyo pa, mga tol, inhibitor turret on the top lane side. Although, I would be expecting masisira na yan, ay mababasag na nga, ay masig na nga. Now, also the bottom lane, there is a minion wave coming in. Drops the health of that inhibitor turret as well to hack. Tumabla na, Shinbu. Tama ka, no? Minion equilibrium management. Hindi pwedeng one wave lang. Sabi ng Sun Sparks dito, ma-pressure kayo. Akala nyo, lagi nyo ginagawa sa amin to. Lagi nyo ginagawa sa amin ng minions. Pagano, ngayon,
kayo naman. Kayo pag naman ang walang minions. Pag may tropa kang ka-squad mo, tapos triple kill. Sabi, gano'n, pumapatay. Pero nilalagpasan yung minion, lalo na pag late game. Nako, tol, hanap ka muna. Tropa, tol. Hanap ka na ng six man. Hanap ka na ng six man. Kasi talaga, alam eh, nakikita mo kung how masterful Ikno is in actually just getting into the wave junks. And here's an advice guys no sa mga gusto matuto kung paano mag-manage ng wave. Kung gusto niyo malaman ang exact location ng wave, tingnan niyo lang yung sarili niyong wave. I think gamit na gam Onyx to ngayon no. This is talagang natuto talaga sila Kuya Shinbu. I think ito na yung tinitingnan nila. Imbis na Sunsparks yung pumapasok. Wala eh, naghihintay din kasi yung Sunsparks eh kasi alam nila lugi din sila pag sila yung pumasok. Grabe to, tol. Sulit ang prime time. Tingnan natin. Pero simula ni Dilar, umikot na kaagad. Iyak nun naman sa may pinakaharapan. Very awkward position here for the X-Maganda. Things are going south here, but Wise is able to get a free hit. But still, sinusokap yon ni Raflesia. Raflesia na kalahati boy dito. One-man ultimation na lang para kay Oh My Venus. Mega kill already and Dilar is down. Lots of pressure coming in. Remember some Sunsparks. I think that might be the game. Maalam si Wise dito na maalam si Oh My B. No pressure on Per. Sabay si Kiel! Yeah, oh. Hindi siya pwede mamatay basta-basta. Oh, maybe, anong ginagawa ni Ovi? Hindi, patay kasi si Kiel, Kuya Shin. Nakita niya tinamaan ng pana, pero nag-immortality. Nako, yung minions, no, kinas na pa po yun. Iyak, no, still on. Pwede yata lumaban. Pwede lumaban. Oh, pero my God. Kailangan nila mag-back. Kailangan nila mag-back. At least sila magagawin ni JP at Kiluas. They will group up with that minion wave. Also on top, there is a freaking 20 seconds on Dilar. May minions! Kuya Shinbu, sabi ng Sunsparks dito, bawal bumalik! Kailangan mo makipag-clash! Pila si Iyakno! Boom! Balaga boom! 10 seconds kay Dilar, ladies and gentlemen! There's still enough minion wave sa may base dito ng Onyx Page. Di pa rin maka-focus. Kelvin James is already hitting the turret! 3 seconds kay Dilar! Kaya sila makakarating! That's it! This game 3 goes to Team Sunsparks! Bawal bumalik! Sunsparks! Grabe, what a patient game!